21 OFW nakabalik sa bansa kaninang umaga mula sa bansang Libya. Ang ilan sa kanila ay kinailangan pang tumakas sa kanilang mga amo, kabilang din sa mga nakauwi ang isang sanggol na babae. Ayon sa ilan sa kanila, sakaling bumuti ang sitwasyon sa Libya, ay babalik sila doon para magtrabaho. 81 OFW naman mula Libya ang nakauwi kahapon, kabilang sa kanila ang kasamahan ng Pilipinang nurse na dinukot at hinalay ng mga rebeldeng Libyan. Problemado naman ang ilan sa mga dumating na OFW dahil hindi na mapalitan ng mga bangko ang dala nilang Libyan dinar. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, nangako ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magtatalaga sila ng pasilidad para mapapalitan ng mga OFW ang kanilang mga dinar sa peso. At sa puntong ito, makasampo natin sa linyang telepono si OWA Deputy Administrator Josefino Torres. Administrator Torres, magandang hapon po. Magandang hapon po naman sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Apo. Sa ngayon po, sa mga nagbabalik na OFW mula Libya, particular po itong galing sa Libya, ano po ang assistance o tulong na maibibigay ng OWA para po sa kanila? Sa pamumuno ng ating Department of Labor and Employment, nakapag-package kami ng mga set of programs at tinawag namin ito sa under the SIS WELL program. Ang WELL ay stands for W, Welfare, Employment, Livelihood, at saka Legal Assistance. Yung mga narito sa ilalim nitong acronym nito, may kanya-kanyang assistance. Yung welfare, airport assistance, medical referral, psychosocial counseling, at saka yung aming tinatawag na temporary shelter dito sa OWA. Doon sa L na una, yung ating employment, meron tayong assistance for referral to local placement sa job, local job placement, at saka yung ating kung gusto pa nilang magpanatili na employed overseas maliban sa Libya, i-refer namin sila through overseas placement. At saka may training assistance din doon kung kailangan nilang konting kaalaman o certification ng skills nila, i-refer natin yan sa TESDA. Yung isa naman, gusto nilang magkaroon ng konting negosyo, yung gusto nilang mag-settle na dito sa atin sa Pilipinas, meron kaming livelihood assistance na sa binibigay naman ng mga regional offices ng Department of Labor. Ngayon, kung meron pa silang i-claim, money claim, standing money claims, like yung mga sweldo nilang naiwanan, ay meron tayong tinatawag na binibigay naman ng POA at saka OWA na legal assistance sa kanila. Apo, tapos ito particular po dito sa... Go ahead po, sir. Meron pa kaming tinatawag yung financial relief assistance program. Ibig sabihin dito, yung mga na-repatriate natin na mga noong after July 20, nung dineclare ng DFA ang alert level 4 sa Libya, ay bibigyan natin yung mga umuwi after July 20 ng 10,000 relief assistance. Magdala lang sila ng passport sa kanilang yung regional office na may regional jurisdiction sa kanilang kanilang mga bahay, ang kanilang mga resident, ay mabibigyan sila ng relief assistance sa 10,000 pesos. Apo, gaano po magiging kabilis yung pagbibigay ng mga assistance na ito? Dahil karaniwan po dun sa mga naranasan natin at naririnig o napapabalita minsan na ito pong halimbawa yung 10,000 na assistance na binibigay nyo ay hindi po ganoon na kabilis ibigay. Yeah, so ano po assurance para sa mga OFW? Ma-prove natin na eligible sila sa pamamagitan ng kanilang passport o travel document, agad-agad makukuha nila yon. Hindi na maghihintay ng isang oras o dalawang oras, makukuha agad nila yung cash relief assistance. Apo, particular po dito sa Libya, may ilan po bang OFW ang inaasahan nyo po na babalik muna pansamantala dahil po sa mga nangyayari doon? Ang gusto ng ating alert level 4 ay umuwi lahat.
ang ano, pero ini-expect namin siguro mga kalahati ng mga ano dyan, hindi bababa sa kalahati. So mga 5,000 itong uuwi. Ang ating estimate ng ating POA, mga 8,000 ang ating employees ng ating mga workers sa Libya. Apo. At bilang panghuling salita po, ano po ang mensahe nyo dito sa mga OFW na nakauwi na at yung mga pamilya po na kinukumbinsi pa yung iba mga kamag-anak nila na nasa Libya? Ano po ang mensahe nyo para sa kanila? Yun doon sa mga hindi pa uuwi, ano, kailangan siguro magpunta sila sa ating embassy, pinakamalapit sa Tripoli, para magpa-register, para ma-repatriate na. Hinihimo ko sila na kahit ano, yung secure sila sa kanilang mga employers at kanilang mga worksite, ay mag-isip sila ng ano, na umuwi na dahil pinaka-safe dito sa Pilipinas, pinaka-secure sila dito. Doon na hindi mo alaman kung sino ang kayong kalaban din sa Libya. Lahat sila nag-aaway. Yung mga umuwi naman, kung maaari lang at kumbaga nakapag-silbi na kayo ng kaunting panahon sa inyong mga pamilya, ay pumunta naman kayo sa pinakamalapit na regional office ng OWA para mabigyan naman kayo ng asista kung anong nararapat at nakikita niyong dapat na ibigay ng OWA sa inyo. Itong financial relief assistance ay open to OWA sa mga repatriates natin from Libya na dumating dito noong July 20 or after. Apo, maraming salamat po si Deputy Administrator Josefino Torres ng OWA. Maraming salamat.